Yon, Chelsea Adventures. Kamusta mga kapatid? Yon. Welcome back ulit sa ating channel. Ha. For today's video, ha, share ko sa inyo yung top 3 pick ko na parot na maganda i-train for free fly. Yon. So bago tayo mag-start, shoutout muna tayo kay Ma'am Maribik Tulia, Sheena May at The Birdman Channel. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-subscribe at panunood ng mga wala nating kwentang video. Yun. So, start na po tayo mga kasama. So, yun na mga kasama. Ang number 3 natin sa parot na maganda i-train for free flight. Ang actually, dalawa sila dito. So, tayo sila dito. So, ang number 3 ko is Eclectus Parrot and Indian Ringneck. So, kaya sila yung nasa number 3 ko is sa Eclectus muna tayo. So, sa Eclectus Parrot, nahirapan akong alagaan yan. So, although maganda naman sa i-train for free flight kasi nga maganda sa lumipad. So, nakatatlong ekle ako. So, yun lahat. Lahat yung tatlong ekle na yon, hindi ko siya na train ng maayos. Siguro dahil may trabaho ako noon. So, hindi ko masyadong natutukan kasi ang Eclectus Parrot ay isa sa mga sensitive alagaan yan pag inakay pa. Pero pag iti-train mo siya for free flight yun, pag na-train mo siya ng gusto, ang ganda niyan lumipad. So yun, saludo ako dun sa mga nakakapag-free flight ng Eclectus hanggang ngayon. So yun, sa IRN naman, so yun, maganda, hindi naman sa ganong kahirap alagaan pag inakay, so madali rin siyang i-unfeed compare sa Eclectus. So sa Eclectus kasi medyo sensitive siya ng pagpapakainin mo siya ng formula. So sa IRN is yun, madali naman siyang madali siyang alagaan for i-hunting mo sa pag-inakay. Madali siyang alagaan. Then, in terms of sa recall, yun, sobrang dali niya ng ringneck. So, habang inakay yan, utu-utu yan sila. Makakita lang sila ng pagkain. Lapit agad sa inyo yan. So, pag pinalipad mo yan, in outdoor free flight mo yan, ang ganda lumipad niya. Nakakalipad siya ng, kahit solo lang siya, nakakalipad siya. Maganda siya lumipad. So, medyo nakakalayo rin. Matagal din ang ikot niya. And then ang problema ko lang sa ringneck kasi is yung bluffing stage. So that time kasi noon nung nag-alaga ako ng IRN, no? So hindi ko pa alam na may bluffing stage yung ringneck. So nag-start siya mag-bluff 8 months old siya nag-bluff. So yun, parang doon ako nawalan ng gana. So hindi ko alam kung paano basagin yung bluffing stage nila. So yun, pero ngayon dami nang nakakabasag ng bluffing stage ng ringneck. So saludo ko sa inyo mga kasama. Yan, and then yun, kung tatanungin ako kung gusto ko pa rin mag-alaga ng ringneck at ekle, mag-aalaga pa rin ako. So gusto kong makapag free flight ng maayos sa Eclectus. Yan, yan ang isa sa pangarap ko kasi nga nakatatlong ekle ako pero wala akong napatino masyado. Pero maganda pa rin siya i-train. Kaya nasabi ko maganda siya i-train is ang dami ko nakikitang may alaga ng ekle na ang gagaling lumipad. Yun. So, magdumako na tayo sa number 2. Ang number 2 natin is African Grey. Yun. Kaya ako siya nilagay sa number 2. Kahit maganda siya lumipad, hindi rin naman siya sa hand feeding, di rin siya mahirap alagaan kung inakay. So, okay ako doon. Sa African Grey yun. Yun, maganda rin siyang lumipad. As in, kinagandahan lang dito sa ring sa African Grey ng paglipad niya is yung paglipad niya is maganda. Kakabahan ka ng konti, ng slight pag lumayo kasi malayo sila lumipad. Ayun lang yung base lang sa experience ko, mga kasama. So, yun, kaya nilagay ko sa number 2 is overall package na rin siya. So, magaling siyang lumipad and then parot, magaling din siyang magsalita. So, ang African Grey ang isa sa pinakamagagaling magsalitang parot. Yan. Sa, and then, in terms of loyalty yan, ayan ang gusto ko sa African Grey. So, kung sino lang yung
amo nilang madalas nagpapakain sa kanila at lagi nilang nakikita. Doon lang sila sumusunod at dumadapo at nahawakan mo sa pag-iba ng tao nga hawak at himasin mo lang yung African grade. Wala, nanunuka talaga kahit anong gawin mo. So kahit may subuan mo ng sunflower yan, pag nawala na yung sunflower sa bibig niyan, tutukain ka na rin yan. So yun, kaya number 2 siya para sa akin. And then, ang number 1 para sa akin, so bago natin sabihin natin yung number 1, so syempre may special mention muna tayo na magandang parrot na i-train for free flight. So ang special mention natin dyan is syempre yung dream bird ng karamihan, yan, blue and gold Macaw, blue and gold Macaw, yan. Yung blue and gold Macaw kasi is yan, syempre maganda siya, maganda yung kulay, and then malaki siya, large bird. So para sa akin, kaya in-special mention ko lang muna siya kasi is hindi pa ako nakahawak or nakakapag-train ng BNG. Pero sa mga nakikita ko may mga BNG dyan, yun, ang gagaling ng mga BNG nila, lalo na pag may pre-flight na nila. So yun, special mention natin yan. So sana makakuha rin tayo at makapag-alaga din tayo ng blue and gold Macaw. Pero natin mga kasama is San Junior Parrot. So bakit San Junior ang nilagay ko sa number 1 pick ko? Kasi sobrang dali nilang alagaan, and then sobrang ganda rin nilang lumipad, lalo na pag dalawa yung San Junior mo. So ayun ang advice ko, kailangan mas maganda pag bibili kayo ng San Junior is dalawa na agad, kasi mas maganda silang lumipad ng dalawa. And then pag isa lang kasi parang tamad lumipad yung San Junior eh. Pero pag dalawa, doon mo makikita yung tunay na ganda ng lipad ng San Junior. So naglalaro sila. Pag nag-flock lalo yung dalawang yon, ang ganda tignan pag naglalaro sila sa ere. So kaya San Junior yung nilagay ko sa number 1. And then yun nga, in terms of price naman, hindi naman siya ganun kamahal compared dun sa Eclectus and African Grey natin. So medyo hindi sila budget friendly, so kaya nilagay ko na rin sa number 1 yung San Junior. And then pang long term pre-flight na rin yung San Junior, kahit breeder na siya, kahit nakapagpainakay ka na doon, pwede mo pa rin sila i-pre-flight. So kailangan mo lang i-banding ulit sa'yo and i-train mo ulit ng indoor. So kaya nilagay ko rin siya sa number 1. So ikaw na magsasawa sa Junior kung i-pre-flight mo pa ba siya o hindi na. So yun mga kasama, so ayun yung top 3 pick natin na maganda yung i-train for pre-flight. So kung hindi kayo sangayon sa top 3 pick ko na maganda i-train for pre-flight, so i-comment nyo lang yung top 3 pick nyo ng ibon para sa maganda i-train for pre-flight. Then babasahin natin yan next video natin. So yun mga kasama. So doon na nagtatapos mga kasama yung tatlong magandang video natin na tatlong parrot na magandang i-train for pre-flight. So kung nagustuhan mo yung video natin at nag-enjoy ka, paki-subscribe na yung ating channel and then paki-hit na rin yung bell icon sa baba. So kung may tatlong pick ka rin na parrot na maganda i-train for pre-flight, yun, i-comment mo lang sa baba at babasahin natin yan sa next video natin. Yun, maraming salamat mga kasama.